Nagsimula ang kwento habang nakatulog si Danby sa klase sa math at dahil hindi niya ito gusto. Tinawag siya sa harapan upang mag-solve ng problem, syempre hindi niya ito nagawa. Pag-uwi ni Danby sa bahay, kinukulit siya ng kanyang ina na mag-aral para sa paparating na entrance exam sa kolehiyo. Ngunit lumabas lang ito para pumunta sa karaoke kasama ng kanyang kaibigan. Dumating na ang araw ng exam, naghanda si Danby para umalis. Bago umalis si Danby, paalala ng kanyang ina, gawin niyang mabuti ang exam dahil kapag siya ay bumagsak, wala na siyang kinabukasan. Sa harap ng gate iniisip ni Danby, ang mga sinabi ng kanyang ina, dahil dito nakaramdam siya ng takot at hindi kumuha ng pagsusulit, si Danby ay nakaupo habang nababasa ng ulan, na nag-aalala para sa kanyang kinabukasan, at gusto na niyang mawala. Nang biglang may narinig siyang kakaibang tunog sa tubig ulan at biglang ibinalik siya sa panahon ng Joseon. Sa gitna ng seremonya para humingi ng ulan nagulat ang lahat nang makita si Danby na biglang sumulpot. Tinanong siya ng hari kung sino siya. Sinabi ni Danby na siya ay isang Gossim, na ang ibig sabihin ng Gossim ay isang high school student. Subalit sa panahon ng Joseon ang ibig sabihin ng Gossim ay isang lalaki. Nagsimula ang hindi pagkakaunawaan. Agad nilang itinutok ang kanilang mga espada kay Danby. Sa pagkakataong iyon ay napagtanto ni Danby na nasa ibang panahon siya. Kaya nagpanggap si Danby bilang Diyos ng ulan. Ang lahat ay nagbigay galang kay Danby, at kaagad na tumakbo palayo si Danby. Nang maglaon nagpanggap si Danby, bilang isang empleyado ng hari. Gayunpaman ang kanyang pagpapanggap ay hindi nagtagal at agad na dinala si Danby sa hari. Gayunpaman si Danby ay nakiusap sa hari na huwag siyang parusahan, at nangako si Danby na tutulungan sila, upang malagpasan ang tagpuyot sa Joseon, gamit ang agham at matematika. Ang hari ng Joseon ay labis na nahuhumaling sa agham at matematika. Naniniwala siyang malalampasan ng mga mamamayan ng kaharian ang tagtuyot sa pamamagitan ng paglalapat ng agham at matematika. Ang hari ay agad na nagbibigay ng problema na hindi kayang lutasin ng iba. Ngunit mabilis lang itong nalutas ni Danby, na ikinagulat ng hari. Sa wakas ay hinirang si Danby bilang isang empleyado ng palasyo na namamahala sa pagtuturo ng kanyang kaalaman sa hari. Kinabukasan unang araw ni Danby sa trabaho, nagsimulang magturo siya sa hari, tungkol sa mga kalkulasyon ng mga numero at iba pang mga agham. Kailangang ituro ni Danby ang lahat ng kanyang kaalaman sa hari. Kaya't mas nagiging malapit ang kanilang relasyon sa isa't isa. Biglang dumating ang reyna ng hari gayunpaman, ang hari ay tila malamig ang tingin sa kanyang reyna. Nagulat si Danby nang makita ang reyna ng hari ay kamukha ng kanyang kaibigan. Isang araw ay kakain na sana si Haring Lido, ngunit nais ni Danby na ipatikim kay Lido ang kanyang paboritong pagkain. Inihanda ni Danby ang instant na pagkain na dinala niya mula sa kanyang panahon. Gustong gusto ito ni Haring Lido, subalit kinabukasan ay nagka-diarrhea si Haring Lido, dahil dito iniisip ni Haring Lido na niloko siya ni Danby, dahil sa pangyayaring ito, nagturo si Danby ng iba pang bagay tungkol sa anatomy at sakit ng katawan. Ito ang dahilan kung bakit mas naging malapit si Danby at Haring Lido. Hanggang sa nakaramdam ng selos ang reyna, pagkaraan ng mga araw nakapag-ani sila ng mga dalandan. Sa mga oras na iyon ang mga dalandan ay napakahalaga sa Joseon. Humihingi ng pahintulot si Danby na umuwi sa kanyang tinutuluyan dahil gabi na. Gayunpaman tila patuloy na nagdadahilan si Haring Lido para manatili si Danby. Sa huli ay niyaya niya si Danby na maglaro ng football sa field at pumayag si Danby. Pagkatapos maglaro ay nahiga sila sa gitna ng field, hindi sinasadyang nasagi ni Haring Lido ang dibdib ni Danby, at biglang naghinala ito, ngunit naiwasan pa rin ang hinala dahil naglagay pala ng dalandan si Dan sa dibdib. Gayunpaman ay tila napagtanto ni Haring Lido na si Danby ay isang babae. Sumunod na araw, ang ama ng reyna ng hari ay nagbabalak na maglagay ng isang gamot sa pagkain ng hari, upang ito ay malasing. Ngunit ang pagkain ay kinakain ni Danby. Sa gabi ring iyon ay dumiretso ang reyna sa hari sa kanyang silid. Na umaasang mabibihag na niya ang hari. Ang reyna ay nagsimulang maghubad na umaasang tutugan ang hari. Gayunpaman ay ibinalik ni Haring Lido ang damit nito, at sinabing hindi siya interesado sa alok ng reyna. Lumabas si Danby na pasuray-suray matapos ubusin ang pagkain na may gamot at nawalan ng malay si Danby, si Lido labis na nag-alala. Ang gamot ay labis nagpalasing kay Danby, biglang namalaya ni Danby na, nasa kanlungan na siya ng hari. Labis na nagulat si Danby at agad na, nagpaalam na uuwi. Subalit nag-alok si Haring Lido na ihatid siya, habang pauwi, sinabi ng hari na gusto niyang maging magkaibigan sila ni Danby, namumula si Danby, at binigyan ni Danby si Lido ng orange. Sa di kalayuan may isang nagmamasid na pinadala ng ama ng reyna ng hari upang subaybayan sila.
Sinabi ng ama ng Reyna ng hari na sobra na ang ginagawa ni Danby at ininsalto ang Reyna dahil doon. Agad na dinakip si Danby at hahatulon ng kamatayan. Sa ibang lugar na pag-usapan ng hari ang pag-aresto kay Danby. Sinasabi ng ama ng Reyna ng hari na nararapat lang parusahan si Danby. Gayunpaman, nais ng hari bigyan ng pagkakataon si Danby na mabuhay. Sa kondisyon na kailangan niyang gumawa ng kasangkapan na maaaring maging kapaki-pakinabang at tumulong sa pagharap sa paparating na tagtuyot sa Joseon. Mabilis na pinigilan ni Park ang paghatol kay Danby dala ang utos ng hari na palayain si Danby. Nang maglaon humingi ng pasalamat si Danby kay Park, ngunit para kay Park sinusunod lang niya ang utos ng hari. Nakikiusap si Danby kay Park na tulungan siyang muli sa pagkumpleto ng mga kondisyong ibinigay ng kaharian. Pumayag si Park na tinutulungan niya si Danby sa pagdidisenyo ng gamit. Araw at gabi nagsusumikap si Danby na gawin ang pinapagawa sa kanya. Nakaramdam ng lungkot si Haring Lido, mukhang namimiss niya si Danby, pagkatapos ay umalis siya para makipagkita kay Danby. At nakita niya si Danby na natutulog sa labas na pagod sa paggawa ng kanyang trabaho. Ang hari ay patuloy na nakatingin kay Danby na napagtanto na siya ay nahulog na sa isang babae, dahil si Haring Lido ay patuloy na iniisip si Danby, naglalaro na lang siya ng football mula gabi hanggang umaga. Nang pagod ang hari siya ay nahiga at biglang bumuhos ang ulan, naalala niya ang sinabi ni Danby, na kapag umulan siya ay aalis na. Naghahanda na si Danby na bumalik sa kanyang mundo sa pamamagitan ng tubig-ulan, agad na tumakbo si Haring Lido upang makita si Danby, upang pigilan siya sa pag-alis. Pagdating ng hari sa tinutuluyan ni Danby, hinanap niya si Danby, at nakita ng hari si Danby na tinitingnan ang kanyang ginawa. Habang umiiyak si Danby, sabi ni Danby na natapos na niya ang kanyang gawain. Biglang umamin si Haring Lido sa nararamdaman niya para kay Danby. Pagkatapos magpahayag ng nararamdaman ang hari, ay agad niyang niyakap si Danby ng sobrang higpit. Hiniling ni Haring Lido na tumakas na siya sakay ng bangka para sa kaligtasan ni Danby. Ngunit tumanggi si Danby at ayaw umalis. Biglang dumating si Park para kunin si Danby at dinala sa gubat. Si Park pala ay inutusan ng mga taga-kaharian na patayin si Danby dahil akala nila si Danby ay isang espiya na si Sirius sa Joseon. Sa ibang lugar na laman ng Reyna na handang iligtas ng hari si Danby, dumiretso ang Reyna sa kwarto ng hari para humanap ng ebidensya kung gusto ba talaga ng hari si Danby, at syempre nakita ng Reyna ang orange na bigay ni Danby sa isang box. Alam ni Haring Lido na nasa panganib si Danby, umalis siya para hanapin si Danby sa gubat, nakita si Haring Lido ng Reyna na papaalis, sinundan siya ng Reyna sa kagubatan. Habang nasa gubat si Danby at Park, alam na ni Park na babae talaga si Danby. Sabi ni Danby, wala siyang balak na dayain si Park at ang mga mamamayan ng kaharian ng Joseon. Pero sabi ni Park, na dapat may kapalit. Sa pagtago ng sikreto ni Danby, biglang itinutok ni Park ang espada kay Danby, may grupo pala ng mga kriminal na gustong umatake kay Danby mula sa likod. Sinabihan ni Park si Danby na tumakas na siya gamit ang kabayo, si Park ay lumalaban sa kriminal na gang. Mag-isa lang si Park, ay nasugatan ngunit nagawa niyang talunin ang lahat ng mga kriminal. Sa kanyang paglabas sa kagubatan nakasalubong niya ang Reyna na sinusundan ang hari. Sa kagubatan sa sandaling iyon ang Reyna ay agad na sinampal si Park dahil sa tinulungan niya si Danby. Sa ibang lugar si Danby na sinusubukang tumakas gamit ang kabayo ay napunta sa dalampasigan, doon ay nakita niya si Lido, at hinalikan siya ni Lido, nagpauli pa sila ng gabi sa dalampasigan, habang nakatingin sa bonfire, ikinwento ni Danby ang kanyang buhay sa modernong panahon na takot siyang harapin ang exam, hanggang sa kung paano siya mapunta sa panahong ito. At ipinakita ni Danby ang kanyang cellphone para maniwala si Lido na galing siya sa hinaharap. Nagtanong ang hari tungkol sa salitang pag-ibig sa jacket ni Danby, nahihiya si Danby at ipinaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin nito. Nangako ang hari na gagawa ng mga liham at kalkulahin ang petsa at oras para sa sarili niyang panahon. Nang marinig ang mga salitang iyon na pagtanto ni Danby na si Lido ang hari na iginuhit sa pera ng kanilang bansa. Binigay din ni Danby ang candy at lahat ng pagkain sa kanyang bag. Naalala niya na ang kanyang ina ang naglagay ng mga pagkain sa kanyang bag, at napaiyak si Danby. Nataranta si Lido nang makita si Danby na biglang umiyak nang walang iniisip. Agad hinalikan ni Lido si Danby at umaasa na tumigil na ito sa pag-iyak. Habang ang Reyna ay nagpapalipas ng gabi sa bahay ni Park, magkasama sila at kumain ng sabay. Gumuhit din ng mga constellation sa musical instrument ni Park. Kinabukasan sa dalampasigan nakaisip si Danby ng bagong ideya para mapahusay ang kanyang likha. Agad silang nagmamadaling bumalik sa kaharian. Pagdating sa kaharian, sinubukan agad ni Danby na gawing perpekto ang kanyang kasangkapan na magagamit para sa mga taga-Joseon.
Salamat sa kanyang nilikha, ay nakalaya si Danby sa parusa, at na-promote si Park, dahil tinulungan niya si Danby sa pagkumpleto ng kasangkapan, at nag-aaral pa rin sila, Danby gaya ng dati at naging malapit pa sila ni Haring Lido. Sa isang pagkakataon nakita ni Danby ang Reyna sa kusina, binigyan niya ng samyang noodles ang Reyna. Na dinala ni Danby mula sa kanyang panahon. Tinulungan din ni Danby ang Reyna na pagandahin ang mga disenyo ng damit na iginulit niya. Simula noon ay naging close sila. Pakiramdam ng Reyna mayroon na siyang isang bagong kaibigan, at hindi na siya nalulungkot sa kaharian. Dahil doon pumayag ang Reyna na, italaga si Danby bilang asawa ni Haring Lido. Matapos may talaga na asawang babae si Danby, nagpalit si Danby ng kanyang damit. Nakasuot siya ng napakagandang damit. Nagulat si Danby nang malaman na ang ibig sabihin ng flower sleeping ay matutulog siya kasama ng kanyang minamahal. Si Danby agad tumakbo palayo, hinabol ng hari si Danby at agad siyang dinala sa kanyang kwarto. Patuloy pa rin sa pagpapaliwanag si Danby na siya ay napakabata pa, at hindi siyang handang gawin na tumabi matulog sa isang lalaki. Ngunit lumalabas na pinaglalaroan lang siya ng hari, ay agad niyang pinatahimik si Danby at naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Sa gabi ay magkahiwalay silang natutulog. Hiniling ni Haring Lido na manatili na lang si Danby sa kanyang tabi, kahit uulan muli. Kinabukasan ay naghahanda si Lido ng regalo para kay Danby, nagsasanay din siyang magsalita upang sabihin kay Danby na manatili na lang sa kaharian. Habang si Danby ay nasa dilema kung babalik pa ba siya sa kanyang panahon o mananatili sa kanyang mahal. Dumating ang Reyna para imbitahin si Danby sa isang lugar. Iyon ay ang ipakilala si Danby sa ina ni Haring Lido. Laking gulat niya nang makita niya ang ina ni Lido, ay kamukha ng kanyang ina. Agad na umiyak ng husto si Danby, dahil naaalala niya ang ina niya at miss na niya ito. Sa gabing iyon si Danby, nagpalit ng school uniform, suot niya noong una siyang dumating sa lugar na ito. Nagulat si Haring Lido nang makitang nagpalit si Danby ng kanyang damit, ngunit hindi talaga ito pinansin ni Haring Lido. Agad niyang dinala si Danby sa isang silid kung saan siya nag-aaral at bumubuo ng alpabetikong bokabularyo para sa panahon ni Danby. Tulad ng nangako siya noong nasa tabing dagat sila, sa silid na iyon, binigyan ni Haring Lido ng regalo si Danby at hiniling na manatili sa kanya. Tinanggihan ni Danby ang kahilingan ni Haring Lido dahil sa gusto niyang bumalik sa kanyang panahon dahil hinihintay siya ng kanyang ina. Doon ay patuloy na kinukumbinsi ni Lido si Danby na manatili sa kanya ngunit ibinalik ni Danby ang regalo na ibinigay sa kanya ni Lido, dahil sa pagka-disappoint lumabas si Lido ng silid. May mga tao rin pala sa kwarto gusto nilang patayin si Danby at sunugin lahat ng pinag-aralan ni Haring Lido. Ginawa nila ito dahil sa utos ng ama ng Reyna. Naramdaman ng ama na sinira ni Danby ang kaligayahan ng kanyang anak. Agad na sinabi ng Reyna kay Lido na si Danby ay nakulong sa nasusunog na silid. Agad na sumugod si Haring Lido para iligtas si Danby. Sa pagkakataong iyon ay napagtanto niya na ang pananatili ni Danby sa kaharian ay maaaring magdulot sa kanya ng panganib. Kinabukasan ay nalaman ni Haring Lido kung sino ang gumawa ng sunog. Dahil narinig pala ni Danby ang usapan ng mga gustong sumunog at pumatay sa kanya. Hindi tinamaan ng espada ang katawan ni Danby dahil ang bag ay naglalaman ng makapal na mga libro. Pagkatapos nakasuot na muli si Danby ng kanyang uniforme sa paaralan. Nagbigay siya ng kopya ng sinunog na bokabularyo ni Lido. Sinabi ni Haring Lido, si Danby ang problema na hindi kayang lutasin ng hari, at masaya si Danby at naranasan niyang makapunta sa ganitong panahon. Dahil uulan na balak ni Haring Lido na ihatid si Danby para sa kanyang pag-alis. Bago umalis nagpaalam si Danby, kay Park at nagpasalamat. Pagkatapos nang sumakay si Danby sa kabayo kasama si Lido. Sabay silang pumunta sa isang dalampasigan kung saan umuulan. Bago umalis si Danby, ilang oras silang magkasama, bago nagpaalam, at dumaan si Danby sa tubig, pagkatapos mawala si Danby nangako si Lido na hahanapin niya si Danby balang araw. Bumalik si Danby sa kanyang panahon, at ang oras ay hindi nagbago, gaya pa rin ng dati bago siya umalis, pagkatapos noon ay agad na nagmadaling bumalik si Danby. Sa gusali kung saan gaganapin ang exam, malapit nang magsimula ang pagsusulit ngunit, buti na lang at pinayagan pa si Danby na kumuha ng exam. Habang may exam, naalala ni Danby si Lido at naging maayos ang exam. Pagkatapos ng exam dumiretso si Danby sa bahay at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina dahil miss na niya ito. Sumunod na eksena nagtatrabaho si Danby, ng part-time sa isang convenience store, kasama ang kanyang kaibigan nakikita nila ang isang gwapong singer sa telebisyon ito ay si Lido sa kasalukuyang panahon. Isang araw sa ibang lugar nang si Danby ay tumawid ng kalsada.
Sinubukan niyang ibalik ang kanyang paa sa tubig. Biglang bumuhos ang ulan nang biglang may lalaking nagbigay ng payong kay Danby. Ang lalaki ay si Lido. Sinabi ni Lido na sila ay nagkita na noon sa isang lugar. Habang sakay ng bus si Danby, nalaman niya na naroroon din si Lido sakay ng bus na tinitingnan siya. Tinulungan ni Lido si Danby na pulutin ang mga librong nahulog nung mga oras na yon. Naalala pa pala ni Lido ang pagkikita nila ni Danby sa panahon ng Joseon era. Dahil ayon sa kanyang pangako ay hahanapin ni Lido si Danby saan man ito mapunta, at dito nagtatapos ang kwento, huwag kalimutan na mag-subscribe, salamat!